Okay, ito na guys yung aming ginawa ang sa hazard. Yan, ito na, testing na natin. Ito yung hazard niya, kabila, ito yung halo switch. Pag pinindot natin yan, mag-hazard niya. Ayan, diba? Basic lang. What's up guys, at ngayon ay magkakabit tayo ng hazard dito sa Rider 150 at ayusin din natin yung wiring nya dito sa mini driving light nya kasi hindi na daw gumagana kahit na yung dating wiring ay nagka problema, so ayusin natin, pinalitan natin ng relay. Ngayon ang i-tutorial ko ay yung hazard dito sa Rider 150, so mga naka Rider 150, sundan nyo lang to guys kung paano natin iwa-wiring yung ating hazard dito sa Rider 150. Okay. So paggagawa ng hazard katulad pa rin nung dati, ang pagkakabit ng hazard gamit itong halo switch, ang pinagkaiba lang guys yung wiring. So dito sa wiring guys, kapakita ko sa inyo yung wiring, ang main supply ng flash relay ay itong kulay light blue. Ayan o. So guys, light blue. Yan yung main flasher ng Rider 150. Tapos yung signal light niya sa left and right ay itong black at yung light green. Yan, makikita mo yung parang menthol green. Yan o guys, to. Yung black at ito. So dito natin ikakabit yung ating diode na ilalagay sa dito sa ating halo switch. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung wiring niya at pinakita ko muna sa inyo kung saan natin ikakabit yung wiring niya. So ito yung signal light niya sa signal light niya sa kaliwa at itong isa yung menthol green ata to ay dito naman sa kanan. Yan. Yan yung positive signal light ng Rider 150. Tapos yung main supply ay ito yung light blue. Yan. So magkaiba na sakit niyan guys. Yan, iba yung hindi sila magkakasama kasi ibang motor magkakasama. So ito yung sa isang sakit naman siya yung main supply at ito yung left and right signal light. Tapos yung flasher relay niya, papakita ko sa inyo kung saan nakalagay. Yan guys, dito siya nakalagay sa may malapit sa battery. Yan. Ito siya guys. Yan, dito yung flasher relay niya. Dito niyo palitan to niyo, papalitan niyo to ng electronic flasher relay para gumana yung ating hazard. So mamaya papapalit natin 'yan. Okay? So mamaya guys, papakita ko sa inyo yung wiring niya. Okay guys, so ito na yung ginawa natin sa halo switch. Ayan, kita nyo yung dalawang diode, yung dalawang lining na white. Yan napupunta na sa left and right signal light. Tapos ito yung normally open dito sa ating halo switch. At saka yung positive na halo switch ay pinagsama natin. At nilagay natin dito sa dalawang diode. Yan, so yan ang ilalagay natin sa left and right signal light. Tapos itong dilaw na to, yung common, dyan natin ilalagay sa main supply naman ng signal light ng Rider 150, yung light blue. Yan, light blue, doon natin itatap yan. So mamaya ipakita ko sa inyo yung light blue na yun talaga yung main supply. Ito sinasabi ko sa inyo, light blue. So magkahiwalay ng socket yan. Ito yung sa right signal light at ito naman sa left signal light. So dyan natin itatap yung ating dalawang diode. So ito gamitan lang natin ng test light. Ayan, so ilagay natin sa negative tapos itusok natin dito sa light blue. So magbi-blink yan kahit na hindi pinipindot. Ayan, i-on lang natin yung susi, i-on lang natin yung susi tapos itusok natin dito sa light blue para malaman natin na yan talaga ang main signal. Ayan, ayan, yan yung main supply ng ating flasher. So ito naman yung left signal light
So i-lift lang natin. Ayan guys, oh, yung kulay itim. Ito guys, oh. Ayan, left signal light yan. Tapos ang right signal light naman ay yung itong light green naman natin sundutin sa kabila. Ayan guys, oh. Ayan, dito yan nanggagaling sa light green. Ayan guys, oh. Left and right signal light yan. Ayan. Ayan, so tandaan nyo yan guys sa Rider 150. Yan yung ano nya, left and right signal light nya. Okay, so ito na yung diode, dalawa, yung may lining na white dito sa black wire at sa dito sa light green. Tapos itong common na halo switch ay nakakonek dito sa light low, sa main supply ng flasher relay. Tapos itong negative ng halo switch ay dito natin kinonek sa black na may lining na white. Yan yung negative ng motor. So ito, nagabang tayo ng isang wire para ilagay natin yung isang switch dito. Sa ito naman ay i-connect natin yung negative din ito. Ito ay halo switch ng selector ng double contact horn. Tapos magkukunik din tayo dito ng voltmeter. So ayan lang, napakadali lang ikabit at basic na basic lang, dali lang sundan. Ang importante, alam niyo yung color coding ng motor dito sa Rider 150. Hello guys, and sana nakatulong sa inyo ang kunting video na to para sa mga naka Rider 150. Guys, para sa inyo itong video na to. Maraming salamat sa support at